Tila magkatandem daw sa panluloko ang mag-asawang nagre-renta ng sasakyan. Inireklamo sila dahil ang modus daw talaga itangayin ang mga sasakyan ng mga nabiktima. Tinutukan niya ni Emil Sumangin. Exclusive! Lumapit sa GMA Integrated News ang ilang individual na pawang nabiktima raw ng mag-asawang kinilalang sina Rofe at Genuine Canare sa scam na kung tawag ay rentangay. Isa sa mga naloko raw na mag-asawa si Jocelyn na kinuha pa raw ang kanyang investment sa stock exchange para bumili ng sedan at ipaupa sa isang hotel casino. 3 months lang na maganda yung profits. Pero sakalip daw na mapalago ang negosyo, hindi na naibalik ang kanyang kotse at ang masakit pa, hinahabol siya ng mga kasamahang hinimok niya rin daw na magpaupa ng sasakyan. Galit na galit sila sa akin kasi yung mga pera nila. Ako naman po, nagtiwala naman din po ako. Walang hiya pala. Halos ganyan din daw ang nangyari kay Eliza. Hindi na po siya sumasagot. Nangako po siya na mababayaran niya po yung 15 katapusan na 30,000 po. Kaya nagtiwala po kami. At kay Ramon, na nawalan din ng kanilang sasakyan. Hindi ko pa may hatid sa iyo sasakyan kasi nasa renter. Tapos yung renter, may binabantayang lumpo na na-stroke. Kapwa na raw kinasuhan ng carnapping at estafa ang mag-asawang Canare. Una nang nadakip at nasa kustudiya na ng PNP HPG si Rofe at kanyang asawa namang si Genwen, nakatakdang dumalo sa susunod na linggo ng hearing kaugnay ng kaso. Patuloy pa namin silang hinihinga ng pahayag. Ang PNP HPG patuloy na nag-iimbestiga para alamin kung may iba pang mga nabiktima. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Lakatutok, 24 Horas.